Gandang buhay. Ano po mga ka-farmer, meron palang dinala si Tong kahapon na pagkain ng ating mga bibe. Kasi nabanggit ko sa kanya, tol, kapag meron ay paano naman, pasuyo na lang pagka ikaw ay napasyal. Kahapon nag-ano po masyal po siya sa farm ni Tatay Romy at pinagdala niya po ako. Ngayon ko din lang nalaman kay Chef A. So ayan, tingnan po natin at subukan nating ipakain. Nakatuwa naman at sabi ko sa kanya, babayaran ko na lang. Kaya pala kahapon na gano'n, pumunta daw siya. Yung nga, hindi na po kami nagpang-abot. Saan ako pumunta? Ah, oy, naapon na po pala ako dahil pumunta pa ako ng bayan. Yung mga binili po ako. So, ayan. Tingnan na rin natin yung ating mga... Hindi pa talaga nagbubulaklak itong... Ating ano. Kailangan yata itrim. Suha. Suha ng kapitbahay doon sa kabila, walang tigil, walang season-season mga ka-farmer, lagi may bunga. Kaya lang nung Ulysses na ano siya, kawawa, sayang ha. Sabi ko, dami pa namang ano nun, magbunga. So ayan, ano na naman ito, suha din po yan, no? Na ano din ni Ulysses, pero ayun nga, salamat tayo at buhay pa din. Matinik lang talaga si suha. Ayan, nasa kaya nilagay yung pagkain. Tingnan natin at subukan na yun ang ipakain. Si Tong, yun lang daw po ang ipinakakain niya. Lady! Lady! Ayan, nandito daw po sa bodega. Mga papaya natin ay... Ayun, ah, may nahulog na. Ito magandang ipunla. May nahulog na pong sili. Mamaya, dadali natin yan doon sa baba. Kung kakayanin nila. Naku, chili sauce. Ando, naiwan ko na naman. Kahapon, di nakahabol. Ayun, ating papaya. Mahaba. Ito po ang Red Lady. Mas mahaba talaga siya. Ang kinagandahan dito, mas makapal yung ano niya, yung meat. Tapos maliit yung butas. Kaya pag ano niya, napakatimbang. Hindi po kagaya ng Sinta papaya, mas bilog siya, mas malaki yung butas niya sa ano. Loob. Yun ang so, tingnan natin, ito yata parang sample lang yung dinalata nitong sa cattle feed ito, ayun. So ito daw yun, tingnan nga natin at ma-examine. Ay, may mga mata-mata pa, so hindi ayun, half-half, pwede na, pwede mga ka-farmer, oh. Maraming ano, marami siyang ano, pulbos ng bigas. So ito, babasain lang nga ito. Ayan. Pwede nga ito pang bibi. Oh, may bigas pa, oh. Pwede to, pwede. So tingnan natin at subukan nating ipakain, walang tayo ng timba. Tapos lapit na po tayo maglitsyon mga ka-farmer. Soon naayos ko na po at nakikipag-coordinate na tayo kay ano, kay Jacob. Mukhang tinitingnan ko yung kanyang mga post ay ano na, medyo tuloy-tuloy na, kasi minsan pag dalawa lang, paano ko tatakbon yung dalawang piraso? Diba? So hindi po ganun kaano. At kung kami naman ni Tox babiyahe, dilugi naman tayo sa biyahe naman. Kawawa naman si Tox. Kailangan mailabas din po syempre yung binibigay natin kay Tox. Syempre negosyo po yan. Tapos at least man lang po, kahit mga 7-8 isang biyahe, okay na ako doon. Tapos may kamahalan pa rin ng baboy. But anyway, yung mga gusto na pong mag-order, naandyan naman po si brother
Kaya lang minsan talaga kinakapos din siya. Pero mostly naman meron naman pong baboy. Si ano po, Ka-Farmer's Bro. Ayan. Tapos meron din po siyang maliit na YouTube channel na ano, sinisimulan. At lechon-lechon din lang. Same ng aking content. So hopefully ay mag-success din po kahit kung paano. Para hindi na po siya umalis. Punta ng barko, mga ka-farmer. Yan, babasahin lang daw to, sabi nitong. At ready na. Actually, pwede din siya yung kagaya ng ginagawa ni Lady na binlid. May binlid po kami dito. Ito yung binibili ko naman, 20 pesos per kilo naman ito kay Ate Julie doon sa aking kaibigan. Pero ito naman talaga, sorter. Talagang solid naman yan, mga ka-farmer. Ayan, oh. Ayan. Pero ito, sabi nito, sobrang mura naman. Kaya doon tayo sa ano, parang meron din naman kasi siyang ano, na durug lang po talaga yung ano. Di ko alam kung ito yung unang bagsak doon sa ano ba tawag dito? Doon sa kiskisan. Kasi yung kiskisan po, ano yan, marami pong una yung sasalain. Kung may stoner siya, matanggal yung ano, yung mga bato. Tapos paglabas niyan, yung unang parang ano ba to? Yung unang giling, kaya iba po yung itsura ng the rock. Meron din po yung pangalawang kiskis niya, yun na yung D1 na tinatawag. Yung D1 po, yun na yung parang meron na pong pinaka malapit na sa bigas yung balat ng palay. Kaya pagka ano, may nasasama na pong parang ano na din siya, bigas. Kaya mas mahal po yung D1 at mas pino po yun. Yan. Ito po parang ano siya, may malalaki siya, pero ang kinaganda naman ito, ayan nga oh. Marami din pong maraming bigas ano, yung pino ito, puti na yan, powder na po yan ng bigas. So maganda, babasahin lang po natin kasi ang bibig gusto niya basa. Tayo, hindi na tayo nakakapag ano ng ating mga halaman, focus tayo masyado dun sa ano. But anyway, lapit na po tayong ano, ni-stop sa construction muna. Ipon-ipon naman muna kasi may nasimula na po. Kaya mag-focus muna tayo dito. Kung kayo mag-alala, syempre, sabi ko nga, ipilitin po natin na mabigyan pa rin ng trabaho yung uling boy sa abot ng aking mga kaya. Sana, pagtisinan lang kayo kung ibigay. Sapat naman po yun para sa mamuhay ng marangal. Ika nga. Yan. Oh, ganda oh. Ayan oh. Teka, may mga tali-tali. Normal na po yan. Hindi natin mataiiwasan yan. Ayan. Wow, ang ganda oh. Pwede, pwede. Tongs, alam mo na. Kahit kukunin ko dyan, walang problema. Nandiyan naman ang ating Ford Ranger. Para may adventure naman ako. Makapasyal sa iyong lugar. Oh, ayan. Grabe, nanonood si Tong. Si Kapangs. Oh, ano ba tong ano natin? Mukhang ano to? Bantay pang ating kailangan marami niyang ayusin dito. Okay. Ang bibi po, mas gusto niya yung may, siyempre may tubig yan. Hindi yan na. Yan. Ayos. Tutuwa sila. Ito, hindi pa natin na tapang panahon si Lyndon magkatay. Sabi ko magkatay na kasi gagawa ng essence of chicken si ano? Si ate. Ayos, pasado to, pasado. Yung ano ni Tong, pagkain. Mukhang nagano sila dito, naghagis ah.
Dapat din na nilalagyan ng tubig to eh. Yung fish pond naman eh. Yan. Natin. Yan oh. Pati manok. Pati gulo. Ano, busog kayo no? Okay to. Yan, mas makakatipid po tayo. Sabi ni Tongs, malakas daw po mga itlog yung mga bibi niya. Kaya hopefully ay makatulong sa atin. Kasi yung pinapaluto ko medyo mabigat din po yun, mahal eh. Tingnan natin yung itlog kung nadagdagan. Kailangan malinis na ano, mga branches bago magpatubig. Ah, nabuhay pala yung ano, ayun mga ka-farmer, oh, yung deform. Ayos ah. Tingnan natin kung may mangingitlog pa. Yan ka Farmer Henry, papasyal po siya dito sa Saturday. So yan, magdala na kayo ng ano, ng manok. Bulag yung isa oh. Dito po yung mulberry, huminto na rin sa pagbunga. Ayan na, maambon-ambon na. Tapos, teka, kasala na rin po natin si Chuchay siguro. Makita natin kung ano, saan inilipat ni Lindon. Ayan, Tongs. Utang ako sa'yo. Hindi mo sinabi sa akin eh. Hindi ko din alam. Ngayon lang ko lang din alaman kay ano, bunga na, ibunga na siya. So may kapalit na. Although yung natumba po doon, ano din naman, may lumabas po na sanga. Hopefully ay lumago uli siya. Sayang din kasi yung bayabas, malaking bagay din po para sa mga bata, vitamin C. Actually yung bayabas na yan dyan, yung natumba ni Ulysses, talagang ano, kahit si Lindon habang naglilit yun, may inaano siyang mayabas. Okay na yung kalbos natin. Maganda na ulit ito. Nagano po siya ulit. Pero I doubt. Uy! Lalaki na pala yung bunga ng ating papaya. Yan. Pwede na tayo magtinola dyan. Ano siya? Sinta. Medyo malaki. Bilog yung ano. Grabe yung spray oh. Tingnan niyo mga farmer oh. Hindi pa rin umaano. Hindi pa rin gumaganda yung ano niya. Ito oh. Hindi pa rin gumaganda yung kanyang puti, hindi nalaglag yung bunga. Dahon, hindi gumanda. So ang magiging project, kasi may plano na po ako. Once na nag-stop na po ta muna tayo at iipon muna tayo mga farmer. Napakabigat yung ano. Unti-unti lang. Ako naman eh, sabi ko nga
sobra-sobra na po yung aking pinagpapasalamat na nakapagpasimula tayo ng bahay. So hindi po natin mamadaliin yan, unti-unti lang. Tapos yun nga, yung plano natin dito after dyan, syempre yung uling boys natin, ikikip natin, bibigyan ko po sila ng task, pagandahin yung farm uli. So lilinis, todo linis at bulate, Mother de Agua. So anuhin po natin uli yung Mother de Agua, bubuhay natin, magpapat tayo, papatubo. At the same time ay ayun, yung lechon, hopefully maibalik natin. Yung po isa sa mga main goal ko din ngayon, lechon ay maibalik. Tapos ayun nga, Mother de Agua, tanim tayo ng gulay. Yun po ang ating mga activity. So yan, abangan nyo po. Once na in-stock tayo dun sa so uling boys will stay. Huwag kayong mag-alala mga farmer. At ayun, si Chuchay nandun sa dulo. Ayun. So nakahiga siya. Okay naman po siguro yung kanyang place. At ayun, bababa tayo, mag-over the back tayo mga farmer. Itong ating ikutan na rin natin yung yung poultry. Ayan. Laki po ng space na to. Alam ko 14 hectares ito eh. So yung unang may-ari nito, binenta niya na. Di po siya sinuwerte. Nasunugan ang isang nasunugan ng isang tunnel, nasunog po. At the same time, yun, nasunog, may mga hindi ko alam kung may laman na po noon. Tapos may time pa po na namatayan po ng mga manok, nasira po yung kanilang tawag dito, yung ventilation yata, namatayan po ng manok. Ang lalaki na, days na lang harvest na po, mga siguro mga 3-4 days harvestin na. So ayun, isa po sa tapos ayan, maambun-ambun sa may bundok. Hello. Tapos ito daw medyo naga, pero maluwag naman po mga ka-farmer. Naluluwagan natin yan, Chay. Si Daddy Lindon mo. Yan, kailangan luwagan lang naman yan. Luluwagan lang, di ba? Saan ba? Yun, dito sa So, kailangan medyo maluwag. Ayan. Huwag muna akong dila. Hindi naman. Okay lang naman po. Tingin ko hindi naman siya dito na lang. Ganyan na lang siya para hindi na rin makakakuha ng space yung okay lang naman maluwag naman. Ano lang talaga. Baan na yung paano ba to? Chuchay ko pa, chuchay. Ayan, dito po siya ayan, to farmer next door. Ito na po yung nagamit naman siya. So nakakapunta siya doon para makakain. Ayun, so kumain ka ng feeds mo, nagustuhan mo. Ayan, so okay. Ito po, ang luwag po nito. Sasama ka? May tali kay. Ayun oh, dami oh, yummy dun oh. Dito ka oh. Oh. Kumain ka ng damo. Ayan. Ang busog naman po siya sa damo mga ka-farmer kasi. Tapos may gabi pala doon. So dito, yan, yan po yung lawak na lupain. Si ano po ang may-ari nito? Mayor Bailon. Mayor po ng Candaba, Pampanga. Yan, nakiusap po tayo kay kay farm manager na makiano ng na ang baka dito. May legal naman po tayo.
si Nikki, ganun din po, may mga nakikiusap din na makipagano ng kalabaw. So ayan, dati malawak lang po ito, marami saluyot dito. Pagkatag-ulan, dami saluyot banda po doon. So ayan, binakura na po nila. Sayang ang lupa, napakalaki. Kaya lang syempre, hindi naman natin ano yung may-ari. Pero ayan o, laki pong ano, laki pa ng space. Tingnan nyo naman po kung gaano kalawak yan. Ayan o, mga ayan yung kalabaw ni Naniki at Puroy. Alam ko nakagala lang. Ganyan po kalawak dito. Kita nyo naman yung area na yan, mga ka-farmer. Tapos ayan yung ventilation ng ano, ng exhaust. Manok po kasi napakainit sa ano eh. Mainit sa loob yan. Pagka yung puno ng manok, mainit yung katawan ng manok eh. Talagang napaka-importante na may ganyan, nalaki ng ano, ng exhaust niya. Yung kabila, yun yung ano, nasunog. Tagal-tagal na rin po yun, ilang years na din. Right after din ng nabili, na ano naman. Ay, hindi pa po ata nabibili nun. O, hindi pa na ibebenta. Ganda po yung lugar dito. Doon naman sa likod, alam ko may nakabili na nga. Yung iba naman po yung nagde-develop ngayon dyan. At di ko alam kung anong gagawin nila. Parang rest house din. Napakaraming baboy rambo dyan, mga ka-farmer. Native pala, native na baboy. Mga itim din. Magaya ng ating mga ginagamit sa lechon. Sabi ni Konsyal, nasa 200 plus na po yata. Alam niyo po nangyari. Tinamaan siya ng ASF, patay lahat 'yon. Hindi na nga daw po binabaon. Yun naman ang mali nila. Siguro nagkakatamaran na din. Babagsakan na lang 'yung mga baboy. Ubus po 'yung baboy diyan. Si dati may naliligaw pa dito 'tong barako eh. Sabi ko, "Hindi natin ba 'yon? Hindi kuya." Eh pag may inhit po akong ano, may inhit ako na inahin, naamoy niya hanggang doon. Simula doon hanggang dito. Talagang pinipilit pong pumasok, nakakalusot dun sa may gilid. One time nakipag-away pa yun sa barako namin. Ganun po ka ano yung ano, yung barako na yun. Anong kinakain ni Chay? Bulaklak? Loko ka talaga, Chay, ah. Oh. Anong kinukuha mo? Buntis na yata ito. Yan, mukhang okay naman siya dito. Tapos meron naman na pong support tayo na ang cattle feed. So ayan, bye-bye na, bye-bye. Shhh. Uy, makain ka ng makahiya. Makain po siya ng makahiya. Ano to? Hindi naman atin to ah. Yan. Balik na po tayo doon. At ayan. Muli po Tongs, maraming salamat. At napadalhan niyo ako ng anak, binigyan mo pala ako ng ganun. Napadalhan mo ako. So ayan. At tabihin mo lang pag marami na at tatakbuhin ko diyan. Pag may time. Okay naman si ano, Ford Ranger natin. Gapan. Parating nga ng General Tino 'yon eh. Layo. So ayan po mga ka-farmer at nadalaw natin si Chuchay. Ang okay naman siya doon ngayon. Marami naman pong makakain pa. So tapos may feed support siya, yung kanyang cattle feed, 2 scoop kada hapon. Dalasan na lang po natin yung ano, yung pagbisita sa kanya dito. Ayan. Ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang siguro at muli po maraming salamat at tuloy-tuloy po yung suporta ninyo sa amin at po kayo mag-alala, pipilitin nating makip yung uling boys pagdating ng nag-stop yung ating construction. Actually sinabi ko naman sa kanila yon, so
ready naman sila. So, ayan, hanggang dito na lang po at magandang buhay!